may ganun pala. Welcome back to my YouTube channel. Aspiring daw siya na maging na magbo-vlog-vlog din siya. Hey, Ivan. Yeah. Got a YouTube channel, eh? Yeah. Okay. I'm so, Ivan. Yeah, he's Ivan. That's my son, Ivan. And I know how to click. And he knows how to click. Okay, guys. So, hindi ko alam kung anong gagawin ko sa YouTube channel na ito nga. Sabi ko, kung ano yung magiging content at paano mag-edit. Mga katsurveness na yan. Sorry po kung maingay sa inyo yung itong ginagawa ko. Ha? Pero nagtatagtag po ako ng bawang. At magluluto po ako ng burger stick. Yun po yung lulutuin ko. Burger steak na may mushroom. So, tinatagtag ko lang po siya ng ganyan. Mga isang head po yan ng garlic. Tapos prepretuhin po natin siya. Para pang toppings po natin mamaya. Ito po kasi yung pinaka mahirap gawin dahil sa tagtag portion. Kaya ginagawa ko na po siya. So, ayan po. Magpapainit po tayo ng konting oil. Para po ma-fry natin yung garlic. At habang tayo po nagpapainit ng ating mahiwagang kalan, i-ready na rin po natin yung iba nating mga ingredients. Siguro mostly nung makikita nyo sa channel na to, ano, mga pagluluto. Ayan na po, nasalang ko na po siya. Hintayin lang po natin na mag-brown yan. Tsaka, siset aside po natin para po yan sa finishing po natin makikita. Ayan na po siya. Ganyan lang po. Lagay nyo lang po sa tissue para ma-drain po yung mga konting oil po dyan. Kailangan din po natin mag-iwa ng sibuyas. Pinuhin lang po natin. Huwag niyo pong tatanggalin to, ha, pag gusto niyo po mag-dice ng ano, ng sibuyas. Importante po yan. Yan po yung magiging parang holder po ng sibuyas. So, hihiwain niyo lang po dito sa gitna ng pag-anon. Tapos, hiwain niyo ng ganyan, pag-anon po. Tapos, hiwain niyo po ulit dito. Ay, napatakpan po na kami. Huwain niyo po ulit ng ganyan. Huwag niyo pong iaabot dun sa pinaka root po ng sibuyas. Tapos, maligtad din po natin ulit. Tsaka po natin siya i-slice ng ganyan. Ayan po yung finish niya. So, mayroon na po kayong diced na sibuyas. Yung niluluto ko, ano to, burger steak siya, diba? Kanina, nanonood ako ng live stream ni La Cuacherong Volunteer at saka ni DG Vlogs at I Am Joey V. Mga kaibigan ko po sila, si Joey V at saka si DG Vlog.
Andito din po sila sa New Zealand. Nag-live stream po sila kanina. Tinanong ko po si Joey B kung gusto po niya ng burger steak. Hindi nag-reply. Busy yung lola mo. Busy siya saka i-edit siguro ng videos niya. Si DJ vlog naman. Si Diana. Ano yun? Dating kapitbahay ko. Ngayon, 1.5 hours na po siya. Oh, let's say 1 hour 20. So, nawala na po yung tandem namin ni Diana na ano. Ano ulam mo dyan? Kasi dati, pag ano, pag tamad siya magluto, tamad ako magluto, isa sa amin yung dalawa yung magluluto. Ay, ano ba ang gulo? Pag tamad siya magluto at saka ako nagluluto, Dan is picking up something down the ground. O, diba? May background ako. Pag tamad pa siya magluto, tapos ako may niluluto, yung parang sa Pilipinas lang, pasabay na lang ng luto, yung parang ano lang, yung parang nasa compound kayo na magkakapamilya, diba? Minsan may ganun. Ano? O, ano ulam mo dyan, ate? Ay, magluluto ako ng ganito. Eh, tinatamad ako magluto eh. Pwede ba ano? Sali mo na rin ako dyan. Tapos bukas ako naman magluluto. O, oh, diba? Mga ganun yun eh. Oh, nasa na po tayo. Yun, yun po yun. At saka si I am Joey V naman po, si Joey. Ano yun? Mahilig yung mag-shopping ng gusto niyang ingredients at gusto niyang kainin. Tapos bibit-bitin niya yun sa bahay namin. Para kami ni Diana yung magluto. Yung mga ganon. Pero dahil nga sa pandemic, dahil sa mga lockdown, tapos naglipat si Diana, hindi na ako masyado nakakasama sa kanila. So, ayan pala, sibuyas pala to. Yung ano, dahon ng sibuyas. Pang-toppings lang mamaya. Okay po, balik na po tayo. Ito na po yung mushrooms. I-slice lang po natin yung ganyan si mushrooms. Ganyan lang. So, ayan na po. Last na po to. Ganyan na po siya kadami. Okay. Luluto na po tayo ng ating beef patty. Instead po na gumawa ako ng beef patty na from scratch, may daya po ito. Ito na lang po yung ginamit ko. Masarap po to. Angus beef. New Zealand beef po siya. New Zealand made, export quality. Okay? Kasi for me, makakamura ako kahit na medyo mahal to sa supermarket. Ano to yung isang pack na ganito, parang $11 ata. Pero kung bibili na po ako ng sarili kong giniling, tsaka magtitimpla pa ako, maglalagay pa ako ng kung anong kaekikan, mas mura po yung kalalabasan nito. Malaki din po yung ano niya, pati niya. Makapal din po. Ayan. Diba? Diba? So, yung gagawin po natin, iluluto muna natin to. Tapos, pag naluto na siya, iset aside natin, gagawa tayo ng sauce natin. Tsaka, i-combine po natin yung lahat. Okay? Kuha lang po ako ng oil sa pinagprituhan ko po ng garlic. Ilagay ko lang po dyan. Paiinitin ko lang po yan. Tapos, ilalagay ko na po yung meat. Ayan na po siya. Nagsisizzle na siya ng konti.
Hindi pala kasya yung anin. Masyadong malalaki. Kadalagko. Bisa ila. No, hindi sila kaigo. Basi kaigo ta na siya gamay na, oh. Kilid-kilid talang bala. Kana, lutuon na to na siya. Ay, sorry. Hindi ko na alam kung anong dialect yung gagamitin ko. Anyway. So, yan na po. Nalagay ko na po siya. Lulutuin na lang po natin. Pag luto na po siya, i-set aside po natin. Bali, 12 po yung lulutuin ko. So, may second batch pa po ako. Tapos, gagawa po tayo ng sauce. Kahit na high flame po siya, okay lang po yan. Kasi, maluluto naman po ulit siya mamaya sa ano eh, sa tawag dito, sa sauce. Okay, balikan ko kayo ha. Ayan na po siya. Malapit na po siyang maluto. Second batch na po ito. Ito na po yung first batch po natin. Yan po yung mga ingredients natin mamaya. So, ito po pala, ano to? half a teaspoon of garlic powder, onion powder, black pepper, white pepper, at saka salt. Yan po yung pangpalasa natin mamaya. Dun po sa sauce natin. Kailangan din po natin mamaya ng soy sauce at saka ng cornflour. Tama nga po pala ang sabi ni ano ni Diana. Ang hirap po palang mag-vlog pag mag-isa ka. Ikaw yung cameraman, ikaw yung narrator, ikaw lahat. So, ito na po. Pinapainit ko lang po yan. Ilalagay ko na po yung ating sibuyas. O, diba? Paano? Wait lang. Hirap. Ayan na. Lagay ko na po yung sibuyas. Medyo may bawang-bawang pa po dyan, pero okay lang yun. So, hintayin lang po natin na medyo maluto na yung sibuyas. Ano. Tapos, saka po natin ilalagay yung ating mushrooms. This is a very simple recipe. Ayan. Okay na po yan. Ilagay ko na din po si mushroom. Tapos hintayin lang po natin na maluto yung si mushroom. Diba? So, pag nasa Pilipinas po kayo at gusto niyo po magluto nito, ewan ko kung saan po mas mura yung pumunta po ng Jollibee o magluto ba? Pag wala po kayo ng mga sinabi ko kanina, mga onion powder, mga garlic powder, siguro North Cubes o Magic Sarap pwede na din yun. Ayan. Dadagdagan ko lang po siya ng oil kung saan po natin pinirito yung ating ano, yung ating meat kanina kasi may lasa din yun eh. Pampalasa din yun.
Ilagay na po natin yung powder natin. Yung na-mention ko po kanina. Para maging mas malasa si mushroom. Minsan nga, ito lang eh. Ito lang yung mushroom na to. Lutuin ko lang to ng ganito. Gusto na nila to sa ano. Nalagyan ko ng heavy cream. Gusto na nila to sa ano. Sa tinapay. To. Mushroom to. Hindi nyo po naaamoy, pero ang bango na po niya. Ayan po, lagyan po natin ng soy sauce. Ayan. Mga 1/4 cup. Tapos lagyan po natin siya ng water. Nausok. Mga 4 cups na water po yung nilagay ko. Hintayin lang po natin kumulo yan. Tapos titikman na po natin. Ayan na po siya. Kumukulo na po siya. So, yung gusto ko pong gawin dito, ilalagay ko po yung mga patties po dyan. Para yung lasa po nung stock natin dyan, eh, papasok po dun sa ating burger patties. Lalagay na po natin. Kakamayin ko na po, ah. Malinis naman po yung kamay ko. Naghugas po ako kahapon. Hindi, joke. Naghugas po ako. Magulo po ba yung camera? Sorry po. Ayan, nagutom po ako, so nakalahati na lang po siya. So, kung mapapansin niyo po, hindi ko po siya fully niluto nung nagpiprito ako. It's more on the outside lang po, no? So, kasi magfi-finish pa po siya dito. Ayoko po siyang lutuin na lutong-luto po talaga on the frying portion. Kasi masyadong magiging dry yung burger steak. Mas maganda yung parang na half cook mo siya. Tapos tsaka mo siya ilagay diyan. Yung browning lang po yung habol ko doon kanina sa frying natin. So, hihintayin ko na naman po kumulo yan. Tsaka po natin ilalagay yung ating corn flour. Okay? Naisipan ko rin po palang lagyan siya ng ano, ng eto super sweet corn, baby peas and super sweet corn para medyo may kulay naman po siya, diba? Hintayin ko lang po yung kumulo. Ay, ayan, kumukulo na siya. Ilalagay ko na po ito. Konti lang yung laman nito, so ibubuhos ko na lang siya. Tapos hahaluin. Para medyo may magkakulay naman yung buhay niya, diba? Ayan na po. Kumukulo na po siya. So, maglalagay na po ako ng corn flour. Ayan na po. Luto na po siya. Yan na po yung consistency ng sauce na gusto ko. Papatayin ko na po siya. Pati na rin po itong exhaust na maingay, papatayin ko na. Yan na po siya. Ano po yung hapunan namin tonight? Pwede nyo po itong ipare sa mashed potato.
Pero masarap din po to sa kanin. Kanin kami tonight. Alright. Yan na po siya. Papakita ko na lang po sa inyo mamaya yung finished product niya. I mean, eto finish na to. Yung pag nasa plato na po siya. Gulo kong kausap, diba? Sige. Laters. Babalik ako, ha? Ayan na po siya. Lagyan na po natin siya nung pinirito natin garlic po kanina. There you go. That's my version of burger steak. Thank you po for watching. Salamat po. Bye.